Po, hindi na po kasi ako pumasok eh dahil Oo. nag-file din po ako ng leave of absence while waiting for the result of my courtesy resignation. So wala po akong balita kung ano nang nangyari. Wala pa po, ma'am. Pero sa akin man po, kahit ano po ang maging resulta nung ano, nakahanda po ako, ang aming opisina po, lalo na yung mga maiwanan po, mga tauhan po, nakahanda po sila na ituloy po yung aming nasimulang ano, programa laban sa corruption at saka sa inefficiency na sa aming opisina sa OTS. But yeah, every now and then we hear of nefarious activities, aviation glitches, power equipment malfunctions and disruptions, and similar nasty things taking place at the airport. There may be people sabotaging him. Sabotaging daw si Secretary Bautista. Ano po yung komento po ninyo patungkol dito? Alam niyo yung mga series of issues po na nangyari diyan sa MIA, ano, every time nagkakandak po kami ng investigation at lagi po kasama ako diyan sa investigation task force na binuo ni Secretary Bautista. Pero wala naman kaming nakitang ebidensya o basihan para sabihin na may Sabotahe. sabotahe yung mga nangyayari diyan sa airport. But of course, it will always be a possibility. Pero wala po kami, as of now, wala po kami nakitang ebidensya na meron talaga nagsasabotahe. Sabi nyo nga, sir, ay kayo handa na kung ano man yung maging desisyon, tanggap or reject yung inyo pong resignation. Pero kayo po, anong plano nyo if ever na ma-accept na nga? Babalik po ako sa family mo na medyo magpapahinga. Alam nyo kasi nung nag-retire ako from the PNP in 2019, hindi na ako nakapagpahinga dahil na-appointed talaga ako kaagad ni Pangulong Duterte dito rin sa Transportation Security, sa Office for Transportation Security, before as Deputy Administrator. Tapos 1 year lang po ako rito. After 1 year po, napunta naman ako sa Congress po. Naging Sergeant at Arms po ako noong 18th Congress for also 1 year. Ngayon, nung pumasok naman po itong ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dito naman po na-appoint naman na bilang administrator na talaga ng Office for Transportation Security upon the recommendations of Secretary Bautista. Okay, nakuhuli na lang ha. Hihilit ako kasi naku eh, kung tatahimik na ulit si Sir at babalik sa kanyang family life, eh baka hindi natin siya ma-interview na. Pero siyempre natatanong ang mga kababayan natin eh, kung hindi po ba masama ang loob ninyo na tila kayo ay na-pressure ng isang opisyal para mag-bitiw, ano? Kahit na sabi nyo nga eh, kayo in the midst of cleaning up ito pong OTS o yung tanggapan po ninyo. Unang-una, hindi po masama ang loob ko na mawawala na ako ng trabaho, mawawala na ako sa OTS. Medyo malungkot lang po ako dahil doon sa aming at the height of our campaign, sa halip na ma-focus natin yung sa mga tiwali, parang na iba yata ang na focus naman sa akin yung attention ni Speaker Romualdez. Although may sinasabi siyang principles of command responsibility. Pero kung sana nakita niya yung effort po na nagawa namin, baka hindi po maging ganun ang kanyang decision. Kaya po ako nanghihinayang dahil alam ko po, nakikita ko po at ito, maates ng ating mga tauhan dyan sa OTS na malapit na naming matapos yung atas ng ating sekretary at saka ng ating pangulo na linisin itong Manila International Airport free from Scalawags at saka yung mga tiwaling opisyal. So sorry sir, pahabol na lang talaga, last na lang talaga. Do you find it unfair that despite all your efforts to clean OTS yan sa airport, ito pa nangyari sa inyo? It's unfair not only to me, ma'am, ano, pero it's unfair for the entire organization. It's not fair for the Department of Transportation.